niyo ko to! Usugal ba kayo? Hindi po, hindi po. Ano pa tingin-tingin ninyo? Wala, wala po. Uro ko yung laro. Alis na! Hindi po. Hindi mo lang pakainin yung mga anak nyo. Banes, soft drinks nga. Ano to? Tinitipid mo ba ako? Yung litro gusto ko. Bira. Lit-lit. Yan. Kunin mo ba to? Mukha bang kukunin ko? Ito gusto ko, di ba? Sige. Bale, dagdag mo to, ha? Shhh pala naman. Uy, Bane! Oh. Hindi na naman ba nagbayad yun si CJ? Hindi nga, eh. Oh. Hindi ko na nga nililista. Kasi alam ko naman, hindi magbabayad. Ano naman ang kinuha? Lagi pang nakasigaw. Ako? Ang tanging matinong kinakausap lang nandito, eh si Hanilyn. Oo nga. Sa atin dito, si Hanilyn lang naman ang hindi takot kay CJ. Kababata niya kasi yun. Ay? Hindi naman daw dating ganyan sa CJ. Naging barumbado lang nung mamatay yung lola niya. Nagpalaki sa kanya. Ah, ganun ba? Ngayon ko lang nalaman yun, ah. Mars. Pautang naman. Dalawang latang sardinas. Sige no. Wala pa kasi sahod si Anton. Nag-check ako kanina sa ATM. Wala pang laman. Babayaran ko naman mamaya pag nakakuha na ako ng pera. Bayaran mo mamaya, ha? Oo, promise. Mamimili ako. Oo, promise. Sige na, aga-aga. Sige, Mars. Salamat, Mars, ha? Uy, magbantay ka dito. Saka pupunta. Magana. Salamat po, Kuya. Wala naman doon sa'yo. Teka. Parang bata yun, ha? Bata nga. Kanino kayang anak to? Bakit naman iniwan? Mukhang may sakit pa ata. Nakakaawa naman.
Junior, pumasok ko muna sa kwarto. Tandaan mo to ha, huwag kang lalabas kasi may bisita. Bakit po hindi ako pwedeng lumabas? Kasi ano, hindi ka ba nila kilala eh. Baka matakot sila sa'yo. Eh bakit naman sila matatakot, multo ba ako? Ay, huwag ka na maingay. Pumasok ko na lang doon. Sige, bigyan ka tayo ng chocolate. Ay, naroon ko dyan ha. Naroon ko dyan ha. Chocolate? Uso pa ba yun? Tagal mo naman buksan yung pinto. May naayos ko sa kwarto eh. Wow ah. Tama ba yung narinig ko? Nag-aayos ka ng kwarto? Ano ba kasi yung dala mo? Sabi ko naman sa'yo, tigil-tigilan mo na yung pagdadala ng pagkain dito. Sinapapanis lang. Mabuting-mabuti kung nandito yung tropa. Yun, matatakaw yun. Ayaw mo na pagkain ko. Pero yung chichirya yung nilalantakan mo, tunawin mo yung bato mo. Kaya ka nga dinadala ng pagkain eh, para kahit papano makakain ka ng lutong bahay. Eh sino ba kasi nagsabi sa'yo magdala ka dito ng pagkain na araw-araw? Sino pa ba? Eh di yung lola mo, kabilin-bilina ni Lola Doray, na huwag kang hahayaang magutom. Kasi nga naman, maselan ka raw sa pagkain. Pero, mukhang hindi naman. Ay nako, oo na, sige na. Iwan mo na dyan yung pagkain, umuwi ka na. O sige, basta kainin mo yan ha, dahil kapag naabutan ko, hindi mo na namang ginalaw yan, maglakad kang nakahubad dahil di ko lalabhan yung mga damit mo. O sige na, sige na, sige na. O ito. Mga labaan ko. Ito na rin. Manda na lang natira sa akin. Yung kulang, sunod linggo na lang, diniskarte kami ng mga tropa. Oh, bakit may damit ng bata dito? Saan? To. Ah, baka... baka tira lang yan dun sa mga binili kong mga damit noong nakaraan. Di ba nagbibigay naman talaga ako ng mga gamit sa mga bata dito sa sitio natin? Uy, baka may ginagawa kang kababalaghan ha? Sige, uwi na ako. Junior! Tay! Samahin ka rito. Pagkain. CJ! CJ! Nag-home na ulit ha. Sumakat ko naman. Tago na naman? Sige na, mabilis lang to. Dalawang chocolate. Ayoko ng chocolate. Gusto ko yun. No. Okay. Ew, yeah! Bakit mo ko yung nalikan? Eh, sabi mo. Kiss. Yung pangalan ng chocolate. Ah, kisses? Ah, oh, sige na, sige na, sige na. Bibili ka ng kisses. Tago ka na dun. Tol, di ba si Anilin yun? Eh, lagi naman yun nandito eh. CJ! 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 Di ba, binang mo kayong makakato? Tagal mo na kami! Bira na, uulan na pari! Isara yung mga pinto! Inom na kami! Ito naman, ang init dito! Oh, pari, naganda ka pa! Ah. Oh, Tol! Tanghaling tapat na, ang init pa rin ang ulo mo ah! Parang narinig ko may kausap ka. Bango nito, pre, ah. Ba't bakit nandito? Dala namin itong paborito mo, pulang kabayo. Pare, sikat ka na. Balita ko, sinuplakan mo yung bata ni Totoy Sima. Dapat tinabi mo sa amin para tinarakan natin ng gripo sa tagiliran. Eh, mga uwas ba naman? Pati mga bata, kinokotoman. Tsaka, alam nyo kayo, wrong timing kayo eh. Tol! Paldo si Bruce ngayon, nagpadala yung mamasang niya. Galing sa Hong Kong. Birthday eh. Asa nga tayo magse-celebrate? Oo. Oh. Eh siyempre naman, birthday ko ngayon eh. Happy birthday to you!
walang cake. Sino ka, bata? Si Junior, anak po ni Papa. Pre, may bata ka na? Anak mo yan? Kailan pa? Hindi mo sinabi sa akin. Laki naman agad yan. Hindi man dumaan sa 9 months. Tsaka, bakit alak iniinom nyo? Nakakatunaw daw yan ng bituka at nakakapangit. Di ba ang papangit nyo na? Mataas na ihi mo, CJ. Pati mga bata ko tinatalunan. Umaas ako na nga sa teritoryo ko. Pati mga bata, kinukotongan niya. Oryo pala. Ano naman ba itong ginagawa ko? Palagi na lang bang ganito? Kailangan ko nang magbago. Paano na lang si Junior nito? Para na lang din sa ikaw bubuti niya. Hello po! Hanilyn, hindi ko ito kinidnap. Oh, Junior, siya si Ate Hanilyn. Anilin, anak ko, si Junior. Ano? Anak mo yan? Ni hindi ka nga makapaglaban ng saluwal mo? Nag-anak ka pa? E paano na lang ang kinabukasan ng bata sa'yo? Ang advance mo kasi mag-isip. Una, hindi ko naman kinidnap to. Sa totoo nga niyan, sa lugar namin kasi nakita ko lang to umiiyak. Kinuha ko na lang. Kanino kayang anak yan? At bakit iniwan? Yun, hindi ko alam. Kawawa naman. Ay. Ang pugi pa naman niya. Pero, wala bang naghahabol dyan? O naghahanap? Baka mademanda tayo, ah. Ayun na nga. Palagay ko wala naman, eh. Sa totoo nga niya, nalibot ko na yung buong lugar natin. Ni wala namang ni isa doon nagsasabi na nawawalan sila ng anak. Ang gusto ko na nga lang, alagaan tong batang to. Sigurad, yun nga lang. Oo, oh, hindi ko alam kung paano. Ano itong kasi batang to? Maganda nga pa'y po, Mang Sid. Aling Jenny. Oh, PJ. Wapong bata nito. Ano yung anak yan? Hello. Ano yung anak yan? Anak na si CJ. Ano? Ay. Anak mo to? Ano ka nagkaanak? Oh. Eh, yun na nga po eh. Wapong ang totoo po niyan, totoo pong si Junior, nakita ko lang po siya sa... Paano? Nakapamili na ako eh. Kunin ko na yung bata. Okay. Napalaban na ito.
Ito nga pala yung bayad ko. Kasama na yung kahapon dyan. Thank you. Sige. Sige, basta. Pag may kailangan ka, para kay Baby Cute, kung wala kayo dyan, malakas na kayo sa akin. Salamat. O, paano magpaalam ka na kala Ate Banimo at saka Ate? Bye-bye, mga beautiful. Bye, baby. Bolero. Bye-bye. Balik kayo. Nakakatuwa talaga tong si CJ. Simula nung magkaroon ng alaga, oh. Naku, naging responsableng binata, no? Sinabi mo pa, ang laki na ng pinagbago. At isa pa, nagbabayad na ng utang. Correct ka dyan. Bayad na ba to? Babayaran ko naman mamaya yun. Yan ka na naman, Meron ng sahod si Anton. Pare si Jay! Oy, gabi na! Chat ka muna! Pare, balita ako, lilipat ka na raw. Ah? Oo, para, maiiwas ko man lang si Junior sa gulo. Bagong buhay na rin. Kaya kayo, tigilan nyo na rin yung pag-ilam nyo. Oo, oh, mahalap to, pabuloy na lang to eh. Simula lang namin eh. Ay, pare oh. Pwede na yan. Tunggay mo na yan, pre. Gamit na lang to eh. Tigil-tigilan nyo na yan ah. Mawala na ako rito. Baka mamaya, maabutan pa kayo ng mga bata ni Totoy Sima. Wala na ako. Ano mangyayari sa inyo? Totoy Sima! Wala yun. Pakayabang sa inyo na ako. Naantay pa ako ni Junior. Kakain pa kami. Hindi ka talaga magsisat, pare. Hindi na, pare. Sige na, lupa na ako. Mula nung nagkaanak talaga yun si CJ. Nagbago na talaga, tol. Siguro, tigilan na rin natin to. Hindi na ba sa gulero? May trabaho na. Talaga nagbago talaga si CJ. Kaya tayo, dapat magbago na rin tayo. Pero tagay muna tayo. Ito muna tayo, pre. Tagay muna. Oh, ne. Wala pa ba mama mo? Wala pa po. Okay, ito ah. Hindi lang kita ng damit. Sabihin mo sa mama mo, buwang ka. Ito, susutin mo sa birthday ni Junior. Okay? Salamat po. Huwag na tayo magpapagabi. Dito na si Kuya. Magpapasalamat ako sa inyong lahat na nakarating kayo ngayon sa birthday ni Junior. So ako din magpasalamat kila Aling Jenny at Mang Sid. Kasi ever since nawala yung lola ko, sila na yung umalalay sa akin hanggang ngayon sa amin ni Junior. Siyempre, kay Hanilyn. Salamat Hanilyn at di ka nagsawang mga... Hindi siya nagsawang sawayin ako at tiisin ako. Siya na yung tumayong ate ko. Kay Bane, salamat at pinapahutang mo kami. Sana makaulit pa. Siyempre, hindi mo mawawala si Eliza na lagi namang nagbibigay ng pagkain kay Junior pag wala ako. Salamat. Lalo naman yung mga ninong niyang mga barako. Si Ninong Eugene at Bruce na hindi nagkasawang magbigay ng mga regalo. Salamat. Siyempre, natutunan ko din. Dahil sa pagkasangkapan sa batang ito, nagbago ang panalo ko sa buhay. Natuto akong matakot sa Diyos. Natakot na rin akong gumawa ng masama. Mamamatay rin ako. Inuna lang kita.
Kung hindi lang siguro naparalisa ang katawan ni CJ, siguro, mas masaya na siya mismo ang magsasabit ng medalya kay Junior. Panginoon, sadyang kay butin ng iyong puso, ang tulad ko'y nilikas mo doon sa kalbaryo. Kaya akin inaalay ang pangpuri, pagsamba ang buhay ko. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Eclesiastes 12:13. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan. Awit 128:1. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating upload at huwag nyo kakalimutan, SLS ha. Subscribe, like, and share. Salamat po.